Sabi niya yung iba, mahirap, ganito. Pero sabi niya, ako napakapala. Bakit? Kasi ang pamilyang nabagsakan ko, mga Kristiyan, mga naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kayo ba sigurado na pag meron na patpat sa inyo, talagang ma-home, ma- kumbaga, ma- mapapalagay o kaya ma- mapapaganda yung kasama, yung naampo ninyo o naligaw na gustong tumira sa inyo. Andiyan ba kayo? Amen. Ay sa amin, sa akin, maraming tumitira, gumaganda buhay. Oo. Napapaganda buhay. Isa sila sa tumatawasan ng mga biyayang kumbaga, ng Diyos mula sa akin. Oo. O, parang si Abraham at saka yung pamangkin niya, hindi naman tawag si Lot. Sumama lang doon sa may calling na si Tatay Abraham, Father of Faith, Abraham. Sumama-sama lang siya, naging napakayaman ng pamangkin ni Abraham. Isa sa yumaman pinakamayaman na tao na nilalang sa bundok. Amen po ba? Amen. Gusto niyo ba yumaman? Amen. Yakapin mo at mahalin mo ang Diyos. Pag niyakap mo ang Diyos, yayakapin mo ang pagpapala mula sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. But next you, inayakap mo at minamahal mo una yung the source of blessing, not the blessing. Amen. Tama? Amen. Tama mo ba? Amen. Basta siguraduhin natin na ang totoong unang inayakap natin, Diyos na pinagmumula ng pagpapala, hindi ang pagpapala. Amen. Pag niyakap mo ang pagpapala, malaman, madali malaman ang tao kung ang sino yung inayakap niya, yung pagpapala o yung pinagmumula ng pagpapala. Tanungin niyo ako, paano, Pastor? Paano po? Pag ang tao, madali malaman ang tao na yumayakap doon sa pagpapala, hindi sa Diyos, pag siya pinagpapala, yumayaman. Sorry po, nadulas yung mayroon. Yumayaman. Pag yumayaman, yumayaman. Importante bantayan yun at maintindihan. Maraming medyo umaangat na rin yung pride. Kaya, puro ang kanyang ulo, puro fried chicken. Ma-fried chicken. Oh, yung fried chicken, ang sarap. Fried chicken, it's delicious. It's good. But into your head, it's not good. It is bad. Tama hindi. Nakawala sa sarili, yumaman lang ng konti, kala ko sino na umas na. Ay sa akin na pumunta. Parang lahat ng gamit ko, pwede mong higa, pwede mong gamitin. Baso ko, baso mo. Hindi mo kami nagtatangi. Lahat doon ay pwede. Ang prejudice ko, tumira ka doon. Pagkikuhari lang katira ka, maraming tumira rito. Sorry, tinong si Ayan, si Ate Erseli, si Bina. Ay, kahit wala kami, pakialaman nyo lahat ng prejudice. Luto, inyo kayo dano. Basta ano meron dito, inyo. Huwag lang pera ko, pakialaman mo. Pagkain lang. Amen? Lahat ng gamit sa bahay, pwede. Sasakyan ko, sabi niya, ano ginagamit niya, nakargahan ng buhangin, bato, galing kay Lord yan. Di ipapalitan ni Lord yan. Lahat naman ang meron sa ating galing kay Lord, ipagamit natin kay Lord. Huwag natin ipagmaramot kay Lord. Dahil di naman tayo kailagmamaramotan ni Lord. Tama yun. Sa anong paraan na inkwentro ng Diyos si Moises, doon sa kamangamangang bagay na sitwasyon na mahirap intindihin. Imagine naglalakad siya, nakakita siya ng puno na nagliliyag.
na banyak bijay. Apa yung kastoy? Kastoy. Hindi kasta. Seryoso yun sila. I challenge you.